Hi Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for February 8, 2024. Please be reminded that this is general reading po. So maaari kayong makarelate o hindi, just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito? Para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024. May bago kayong kaibigan, pwede? Or yung family and friends nyo, very supportive sa inyo? Nagkaroon ng loyalty and obedience? Okay. May sabi rin dito na kailangan ko sabihin eh. Parang na-hire kayo na isang katiwala. Ganun. Na mag-alaga ng isang bagay or isang hayop or isang tao. Ano po ang ganap? Ano po ang ganap sa araw na ito? Ngayong February 8, 2024 para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn. Makatanggap po kayo ng news, information, or mensahe na agad yung bigyan ng action or bigyan ng attention. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024? Ooh, some of you nakatanggap ng bulaklak, literal na bulaklak, or tulong, gift, pwede rin. Or pwede din na may nag-compliment sa inyo sa araw na ito. Taurus, Virgo, and Capricorn. Ano po ang mensahe para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024. Oh, may positive changes na magaganap po. Take steps toward positive changes. Baka itong pangyayaring ito na may natanggap kayong mensahe po. Cherish memories of loved ones. So, cherish memories of loved ones po. Ano po ang energy ni Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024? Clarification of this card po. Career and money. Career and money po ni Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024. Gusto niyang lumabas. Clarification of this card po. Ngayong February 8, 2024 para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn. Sa araw na ito, ngayong February 8, okay, nagkaroon po ng healing. May nakita po kong healing process dito. Some of you, hinahayaan yung sitwasyon na matapos po. Remind yourself na let go and move forward. Ang pagkapit sa nakaraan ay pumipigil sa paglitaw na isang bagong simula. This card tells you na subukang huwag ipagbaliban ang kasaganahan naghihintay sa inyo. So tama to na magkaroon ng healing. At least na simulan na. And the clarification is, may abundance po ako nakita dito. Oo, may abundance po ako nakita dito. Pero nagkaroon ng delay.
So naiinip kayo. So kung naiinip kayo, kailangan niyo na mahagang pasensya at matibay na. What I meant is mahabang pasensya at pag-intindi kung bakit nagkaroon ng delay. Pero nakita talaga ako dito na may delay po. Tapos may dumating na opportunity po na hindi niyo napansin sa sobrang dami ng trabaho niyo or sa sobrang busy niyo. So sabi po ng universe na loose grip po. The universe asking you to loosen grip and relax. Mag-reconnect kayo sa inyong sarili, sa inyong intuition. Mag-ask ng divine assistance kung ano yung opportunity na ito na dumating na hindi nyo napansin. Tapos may nakita po ako dito na nagkaroon ng delay talaga. Tapos ingatan nyo ang kaparahan nyo, ha, kasi may nakita po akong loss of money dito. That pwede itong pag-overspend or nawala or ninakaw. Okay? Sa career and money nyo po, Taurus, Virgo, and Capricorn. Oh, sa sobrang dami to na trabaho, kaya na hindi nyo napansin yung opportunity na dumating. Na-burnout po kayo sa sobrang dami ng trabaho. So, wag po daw kayong matakot na mag-next level, mag-move out sa inyong comfort zone kasi andun po yung success. Gusto nyong mag-level up pero na may halong takot or hesitation. So, kailangan ng paghahanda po nito kasi may offer . So, it's time to step out from your comfort zone if you are serious about your growth. May alok po na tulong po dito. Pero, ayun, di ba sabi ko dito na may tulong na dumating. Pero, nakita ko dito rejection po. Nireject nyo po. Ayun yung tanggapin. Feeling burnout nyo po sa inyong trabaho sa sobrang dami. Sa sobrang dami ng responsibility po. Sabi po ng card dito na allow yourself na mag-rest para ma-re-energize ka at ganado ka na magtrabaho sa pagbalik mo. Don't push. Huwag niyo pahirapan yung sarili niyo. Don't push yourself so hard. And the clarification is, mag-ingat po daw kayo sa taong maluloko o self-centered na tao or narcissist. May toxic traits ako nakita dito. So mag-ingat po kayo sa kanya. Mabilis po siya mag-react po. So, dahil nito hindi po kayo masaya. Nakikita ko dito na hindi din okay yung health mo kasi nga masamang panahon, 'di ba? So, baka hindi okay health mo, sobrang busy, na sobrang stress, ganun. Tapos may nakita ko dito na may problema sa inyong relationship, sa inyong family or sa karelasyon niyo. May delay po sa travel po, baka masama po yung panahon. Hidden truth po. Ano pong iniisip mo? Anong iniisip niya? Hidden truth. Ano pong iniisip mo? Anong iniisip niya? Ni Taurus, Virgo, and Capricorn. Sa mga single po, I am not available. Wala ka sa iyo sa mood. Kasi marami kayo trabaho . I feel you leaving me behind. May tampuhan dito. May hindi nag-uusap dito. Love message po, self-love po para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn ngayong February 8, 2024. Just go for it kung ano yung plano nyo and protect and heal yourself. Nagkaroon nga ng healing dito. Spirits guides, love message po para sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon ngayong February 8, 2024 para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn. Be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. And spend quality time together. Listen and talk to each other. Baka wala na kayong time sa inyong family, sa inyong sarili, sa inyong partner. Kaya nagkaroon ng tampuhan dito. Wisdom message nyo po, spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, ngayong February 8 para po kay Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, your connection to music is healing for yourself and others. And please know you are safe and supported while you change your career. So you are divinely guided. Spirits, guys, ano po ang ganap? Oops. Sorry.
Spirits guys, ano po ang kabuang advice niyo po para kay Taurus, Virgo and Capricorn? Surrender to the divine and don't let your past hold you back. Spirits guides, angels, archangels, guardian angels. Message po para kay Taurus, Virgo, and Capricorn. Sabi po ni Archangel Jeremiah, everything is happening exactly as it's supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. And sabi po ni Archangel Raguel, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So you are divinely guided. Tatlong card na po nagsabi dito. That is your reading, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.